medyo stressed ba kayo sa trabaho, guys? And then, merong medyo patig na ang inyong pangangatawan dahil sa pagod. So, itong recipe na ituturo ko sa inyo, guys, is magpapabalik na inyong lakas sa inyong pangangatawan. Itong yung amo ko kasi, guys, is very knowledgeable sa mga soup, sa mga herb. Kaya, tinuturo niya sa akin kung paano gawin. So, balak ko din. I'm planning to share it with you guys para mayroon kayong more ideas kung ang inyong mga boss is kapapanganak lang or katatapos lang ng menstruation, ganyan, para magpabalik ng inyong blood, na mga blood loss na nawala sa inyo, magpapabalik ng inyong sigla, guys, sa pangangatawan, mas magiging strong and healthy kayo, guys, kapag feeling stress na kayo sa trabaho. And then sa inyong mga boss, para mapalakas nyo rin ang kanilang energy, ang kanilang pangangatawan, guys. So, hindi na natin matatagalin, guys. Magluluto tayo ngayon ng lotus root soup, guys, na talaga namang very healthy na soup, guys. So, keep watching, guys. Tuturo ko sa inyo. Hey, guys. So, ito ang ating soup for today. Ang lotus root soup. So, meron ako dito, guys. Madi carrot, yung very tasty nating carrot. Meron akong lotus root, ginger, kopay, or tangerine peel. Guys, naglalagay ako nito kasi good for the throat siya, guys. So, optional lang din naman. Kung wala kayo nito, you don't need to put. So, meron ako ditong dried dates. Kumadyo. Meron akong squid. Dried squid siya, guys. So, nabibili niyo yan sa market. Meron ako ditong nasook na peanut. Kukunti lang peanut ko, guys. Kapag marami yung peanut nyo, dagdagan nyo na lang, guys. Ako kasi hindi ako nakabili, yan lang natira kong peanut. So, bali ito, nasook ko na to for 2 hours para ready to cook na siya, guys. Kasi matigas yan, kapag i-boboil nyo yan, make sure na ma-soak nyo muna para mapadali ang inyong pagluluto. So, meron din ako ditong pork bone. Minarinate ko sa salt para mas maging tasty ang ating pork bone. So, ipiprepare ko na ating ingredients, guys, and then magluluto na tayo. Blanch muna natin ang ating pork bone. Make sure na malinis ang ating pork bone bago natin siya ilagay sa soup. Blanch nyo lang siya, guys, about 3 minutes and then rinse natin. Okay, guys, so na-prepare na natin lahat ng ating ingredients. Na-blanch ko na ang ating pork bone. Na-slice ko na rin ang ating lotus root. So ganito nyo lang siya, guys, slice, ha. Hanggalan nyo siya na skin, tapos cut in half, and then cut nyo lang ganito kakapal. Saka yung ating carrot. And yung ating squid, guys, make sure na na-wash nyo siya ng mabuti. Okay, so start na tayo. Meron ako ditong boiling water. Ito, guys, is about 12 bowls itong tubig ko dito. So, lagay lang natin ang ating mga ingredients. Ginger and yung kopay. Lagay natin din. Ating peanut. Lagay natin ang pork bone. Squid. Lagay na rin natin ang lotus root. Okay. Okay, so ganyan. I-boil lang natin siya in high fire about 30 minutes and then slow fire niyo siya for 2 hours. Okay, guys? Okay, guys. Ayan, after 2 hours of boiling, luto na ang ating soup. Lagyan na lang natin siya ng a little bit of sea salt. And then, filter nyo yung oil, guys, bago nyo i-serve. Ayan. So, ayan, guys. Nagustuhan nyo ba ang ating lotus root soup, guys? So, itry nyo, guys, sa, lalo na sa ating mga OFW, medyo stress, tsaka pagod sa trabaho, para naman medyo lumakas-lakas tayo ng konti. Try natin, guys, di ba? Kasi yan ang mga tradisyon ng Chinese, yung more on herb, ganyan. So, yung ating dry squid, guys, makakabili lang kayo nito sa mga dried shop sa market. Actually, meron din sa supermarket, guys. Meron na nga rin yung nakat na lotus root. Makikita nyo sa supermarket. And then, they have the squid on there and the pork bone, naka-packing na siya. But I don't buy that kasi alam nyo yung mga nire-repack nila, guys, is yung mga nasira na na vegetable. Yung pasira na ba? And then kinakat na lang nila yung sira. And then yung tinitinda nila. Kaya I always buy fresh, guys. So, sana itry nyo din yung soup natin, guys, ngayon. And para magbalik ang inyong mga energy, guys. So, maraming salamat sa panonood, guys. See you guys next time.